Okay, panoorin muna natin yung pagpunta ni Pangulong Duterte, ha? O ito, watch natin. Sa hinabahaba ng prosesyon, sa withdrawal pa rin ang tuloy. Ganito tinapos ni na Pangulong Duterte at Senador Bo. Alam mo ba, sa sobrang ayaw mag... Ano, kasi iba sinasabi, nagdadrama si Senator Go. Alam nyo na maraming nagbabarikada doon sa Comelec. Inaabangan siya, haharangin siya. Ang ginawa niya, nagtaksi siya. Para wala makapansin. Pero napansin pa rin siya. Nagtaksi siya, tapos pumasok siya mabilisan. Ganon din si Pangulong Duterte naman ata sa likod dumaan. Bongo, ang kanilang mga plano para sa eleksyon 2022. Kaninang hapon nagtungo sa Comelec si Pangulong Duterte para i-withdraw ang kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Matapos ihain ang kanyang Certificate of Withdrawal, hindi na nagpaunlak ng panayamang Pangulo sa media. Nauna rito nagpunta rin sa Comelec si Go para formal na ihain ang kanyang Certificate of Withdrawal sa pagkapangulo. Wala na po ako sa karerang ito sa pagtakbo bilang Pangulo ngayong 2022. Ilang araw ko na po itong dinadala, kaya desidido na po ako. At meron po akong isang salita. Kung ano po yung sinabi ko, tinutupad ko po yan. Dati nang nagsabi si Duterte na hindi siya kakandidato sa eleksyon 2022 at magre-retiro na lang. Pero ang PDP laban, ninominate si Go bilang kanilang standard bearer at si Pangulong Duterte bilang kanilang bise. Tinanggap ni Duterte... Alam mo, eto ah, sobrang sabi ko nga eh, etong mama na to, napakatapat na kawal nito. Napakatapat na servant. Ako hindi ako nahihiya eh. Hindi ako nahihiya na tawagin siyang servant. Bakit to? A good servant is a good leader sa akin. Sa tingin ko lang ho, servant heart. Alam nyo, he was on the top ng vice president race. Sabi ko nga eh, itotal mo lahat ng kandidatong presidente nung time na hindi pa tumatakbo yung anak ni Pangulong Duterte, eh hindi ho aabot sa total niya. Shoot na ho siya eh. Nandun na ho siya. Nandun na eh. Pasok na eh. At alam ko din na noon pa, eh yan ho ang pinaplano nito ni Senator Go. Sabihin talagang yan na ho yung kanyang inaasam-asam. Pero hindi eh. Nagbigay daan siya sa anak ni Pangulong Duterte na kahit pwede sana siyang magtampo dahil andali, eto na ako, mananalo na ako. Hindi man natin alam kung anong rason ni Mayor Sara Duterte kung bakit siya tumakbong Vice President. Gayunpaman, dahil eto'y anak ni Pangulong Duterte, nirespeto ito ni Senator Go. Kaya hanga ako do sa mama na ito. Pwede naman na sana siyang, hindi, lalaban ako, di ba? Pero hindi eh. Umatras siya, nag-giveaway siya. Ayaw niyang tumakbo na. Pinilit siya ni Pangulong Duterte na, sige, tumakbo ka. Huwag kang umiyak dyan, tumakbo ka. May presidente, susuportahan kita. Lahat gagawin ko. Ayun, tumakbo. Pero hindi niya kasi ramdam eh. May problema eh. Ang nangyayari, bumabanat si Pangulong Duterte doon sa Bongbong Marcos at ang sumasalag ay yung kanyang anak. So nagbubungguan yung mag-ama. Ayaw ni Senator Go ng ganun. Ayaw niya na nagbubungguan yung ama at yung anak. Kaya, giveaway siya uli. Alam nyo? Yun makikita mo na kagad ko anong klaseng tao si Senator Go na aatras at aatras para hindi magbanggaan o hindi matamaan si Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya. Ganun no? Kaya talagang kawal ng dating na I will do everything to protect the family of Duterte. Unlike yung isa, yung presidente, walang pakialam eh. Alam mo yung parang, ay, akong pakialam sa inyo kung mag-away kayo. Basta ako, tatakbo ko kasi 6 taon itong pinagplanuhan eh. O, di ba? Bahala kayo sa buhay nyo, mag-away kayo dyan. Ako tatakbo ko. O.
Sa totoo lang, pwede naman sana. Sana. Alam mo yun, tama si Pangulong Duterte. Nangunguna na yung anak mo eh. Anak mo yung presidente ka. Ikaw ang katangi-tanging presidenteng sobrang taas ng trust ratings hanggang dulo. May tiwala ang taong bayan sa'yo hanggang dulo. Eto yung anak mo, hindi pa tumatakbong presidente. Sobra na yung tiwala ng tao. Bakit? Dahil kay Pangulong Duterte. Tapos, instead na suportahan mo, instead na sabihin mo, hindi, hindi, tumakbo ka na lang na ano, na presidente. Hindi eh. Meron ba kayong kilalang Marcos na hindi umatras? May ganong eksena pa eh. Meron ba kayong kayong So, sa tingin ko lang naman ha, na no choice si Senator Gona. O sige, ako na lang ha, magbibigay. Diba? Ganun na nangyari. O tuloy. Nominasyon. Pero si Go, hindi. Sa halip, naghain ang kandidatura sa pagka-Vice President si Go sa ilalim ng PDP laban. Winithdraw niya ito kinalaunan at naghain ng COC sa pagkapangulo sa ilalim ng Partidong Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS. Ngayon, tuluyan na siyang umatras sa pagkandidato. Si Pangulong Duterte naman, nang panahon na ng filing ng COC, hindi naghain ng kandidatura. Dali, basahin natin, maganda yung kanyang comment. Ayun, sabi, wait. Ayan ha. Sabi nga ng Panginoon Jesus sa Matthew, the greatest among you will be your servant, si PRD Senator Bongo sana, pero I respect their decision. Tuloy. Tama, maganda yun kapatid. Salamat. Sa halip, nag-substitute siya bilang senatorial candidate ng PDDS. At ngayon nga, tuluyan na siyang nag-withdraw. Nangyari ang withdrawal ng dalawa isang araw bago ang unang target ng COMELEC na mailabas ang pinal na listahan ng mga kandidato para sa eleksyon 2022. Inaasahang ilalabas ng COMELEC ang pinal na listahan sa loob ng dalawang linggo. Dalawang linggo? Tagal naman! Excited na kami sa mga nag-ano ha. Na ma-excited kasi meron excited bukas eh. May mga tansong nagsasabi, oh, mapapaya kayo kasi hindi maano yan eh. Hindi maliliki yan. Wala akong may gusto sa ako. Ako wala akong, hindi ko gusto ma-DQ si Bongbong Marcos. Honestly, hindi ko siya gusto ma-DQ. Sa totoo lang, ayokong apihin siya eh. Walang biro. Ayokong ma-api si Bongbong Marcos. Kasi masyado niyo nang ginamit yung victim card. Ever since ginamit, alam mo, meron pang mga vlogger dyan na ang pa-vlogger dyan sa YouTube tsaka sa TikTok na talagang pinapalabas nila inaapi si Bongbong. Anong inaapi? Ang kapal naman na mukha ninyo. Pinapalabas nyo lang inaapi. Yung tipong, ito pang script nila ha. Dito ka magtataka. Ang script nila, ha? Banat Bay, Unity na. Huwag mo nang banatan si Bongbong. Di ba dapat hindi binabanatan? Kasi kakampiyan eh. Huwag mo nang ganuin. Huwag ka maninira. O kung gusto mo, ipromote mo na yung kandidato mo. Huwag mong binabanatan si Bongbong. Sabi ko, ano to? Bakit? Affected? Affected kayo? Kung kayo bumanat sa kalaban, wagas. Diba? Pag kayo bumanat sa mga kalaban, halos babuyin nyo eh. O, diba? Kasi naniniwala kayo sa kandidato ninyo at hindi kayo naniniwala sa ibang kandidato. So, pag babuyin nyo, binababuyin nyo ng todo. Pero pag kayong binanatan, ano sasabihin nyo? Kawawa naman kami. Iyak na kami. Di ba ganun kayo? Victim card na naman. Oh. Pero pag kayo bumabuy sa iba, parang kala nyo. Yun yung bastos na nasa COMELEC. Napaka-bastos nyon. Honestly, pinost ko nga yung ano na yun eh. Alam mo, pwede naman nun tayo magkasundo mga Pilipino eh. Pwede naman nun sana tayo magkasundo na iba yung kandidato mo, iba yung kandidato ko, okay lang yan. Pero yung pupunta ka pa doon sa, alam mo na ngang rally ng mga supporter ni Senator Go, di ba, kabastusan ho yun. Gusto nyo ba pinupuntaan kayo ng mga supporter ng ibang kandidato, pupunta sa rally nyo, di magkakagulo yun, di ba? Ayaw nyo ng ganun, pero ginagawa ninyo. Sagad kayo sa kabastusan talaga. Tuloy. Pasensya na, pero ganun talaga kayo kabastos. Yes, nakatutok. 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kami... Sandali. Ito pa. Tuloy.
Ilang oras bago mag-withdraw si Pangulong Duterte, isinama pa siya sa senatorial lineup ng anak niyang si Vice Presidential Aspirant Sara Duterte. Habang ang mga pambato naman sa pagkasenador ni Mayor Isko Moreno nag-ikot sa Iloilo at Antique. Nasa frontline ng balitang yan, si Romel Lopez. Kaninang umaga, nag-courtesy call si Mayor Isko Moreno kay San Joaquin Iloilo Mayor Ninfa Garin. Kasama ni Yorme, ang katandem niyang si Doc Willie Ong at sina Senatorial Aspirants Carl Balita, Attorney Jovet Sison at Samira Guto. Nakipag-usap din sila sa mga lokal na opisyal doon. Kinahapunan, nagpunta naman sila sa Antique. Nilatag ng bawat senatorial aspirant ang kanilang mga... Horme! Di ba Yorme? Hindi, joke lang po. Joke lang ha? Kataporma, Sisko, sa tao daw ang focus sa unang dalawang taon sakaling palaring maging pangulo. Itawid yung tao in the next 2 years. Murang bilihin, murang kasulina, murang kuryente. Pag nagtuloy-tuloy na magapi yung COVID-19 infection, makabalik na tayo sa normalization ng eskwela. Tao muna in the next 2 years. Nasa Iloilo rin ang katandim ni Bongbong Marcos na si Mayor Sara Duterte. Inanunsyo rin niya ang kanilang senatorial lineup. Una sa listahan ng kanyang amang si Pangulong Duterte bago ito mag-withdraw sa pagtakbo. Tingnan niyo ito ha. Ito yung halimbawa na totoo yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Na ano ang sabi ni Pangulong Duterte? Na hindi ho sila nag-uusap ng kanyang anak tungkol sa plano whatsoever. Which is, I think it's true. Bakit to? Eh ito ho, kaka-announce lang po ng senatorial bet ni Mayor Sara Duterte. After nun, wala pang ilang minuto eh, nagpunta na ata si Pangulong Duterte sa COMELEC at nag-withdraw. Doon pa lang makikita mo na hindi ho talaga sila nag-uusap. Hindi ko sinasabi magkaaway sila ha. Sinasabi ko lamang po ay kung ano yung sinabi ni Pangulong Duterte doon sa interview na hindi ho sila nagpapakialaman siguro kung anong diskarte pagdating sa politika. They are independent. Kasama rin si Attorney. Yan yung isang bagay na kinagusto ko. Sa... Medyo sabi nga ng iba, parang hindi maganda. Pero sa akin, at least, hindi ho sila yung parang naggagamitan sa isa't isa. Diba? Katulad nung isang presidenteng tumatakbo na walang binida ko, hindi yung ama niya. Eto, walang ganun. Ako, may sarili akong takbo. Ikaw, may sarili kang takbo. May sarili kang pangalan, may sarili akong pangalan. Ganun eh. Ganun sila. Harry Roque, Jenggoy Estrada, Mark Villar, Gibo Chodoro, Herbert Bautista at Loren Ligarda. Nagbabalita mula sa frontline, Romel Lopez, News 5. Ayun. Pagdating sa mga kandidato ni Mayor Sara Duterte na senator, hindi ko lahat gusto. Okay? Medyo hindi ako convinced doon sa iba. Meron akong gusto doon. Actually, sa totoo lang, isa sa gusto ko diyan si Senator Loren Ligarde. Ito walang biro ito. Hindi ho dahil sa for anything else, na-interview ko na ho siya. Ilang beses ko na ho din. Para, alam mo, naalala ko sa kanya, si Sec Gina Lopez na environmentalist. Kailangan, at sa totoo lang ho, wala hong biro, pero kailangan ho natin ng environmentalist ngayon sa panahon na ito. Alam nyo, hindi na ho biro ang climate change. Hindi na ho biro yung nasisira ang environment natin. Kailangan natin ng isang passionate na senator. I mean, siguro, if she's gonna run for a higher position, I'll think twice. Pero kung siya tatakbo bilang senador at isa sa 12, eh sa tingin ko, magandang bigyan siya ng ano eh, ng pwesto, bigyan ng boses, dahil kawawa ho eh, kawawa ho yung bayan natin pagad. Ito sa aking pananaw ko lang ho ah. Hindi ko pinagpipilitan sa inyo, pero nakausap ko ho, nakita ko ang kanyang mga pinaggagawa, pinag-aralan ko ho kung ano yung kanyang mga pinasang batas, at alam ko ho na doon sa Congress, noong time ng voting sa ABS-CBN, eh hindi ho siya sumali. Bakit to? Eh kasi nga, sabi niya nga, may conflict of interest. So kahit nga ngayon yan, sabi niya, nung tinanong ko siya dyan, eh lalabas ho yung video sa one of these days. Sinabi niya, sagot niya is, hindi ako boboto since ako ay parte ng ABS-CBN.
at ako din ay parte ng government, hindi ako boboto. At least yun, merong delikadesa, di ba? Herbert Bautista at Lord... Ito, hindi ko alam bakit yung nasama niya si Herbert Bautista dyan. Ewan ko ba? Hindi, ito lang. Quezon City, sa totoo lang ho ba, gumanda ho ba yung lugar ninyo kay Herbert Bautista? Ewan ko lang ha. Ewan ko lang. Hindi ko naman sabi nila light na artista siya, pero parang wala naman ho ata akong extraordinary nakita sa kanya.